pag medyo luma na yung gas rinse natin, ang dami ng problema, ang daming sakit. Andiyan na yung medyo mapulang apoy. Hirap ipa-ignite o kaya maliit lang ang apoy. Andiyan na rin yung wala talagang apoy lumabas. So ang dami na niyang problema. Kailangan natin patanggalin yung mga head burners isa-isa para makita natin doon sa loob kung ano yung problema. Dapat tinatanggal to siya once a month para hindi masyadong mag-stack up. Madali lang siya mabunot just in case na mag-repair tayo. O kaya kayo, dapat tinatanggal yung once a month lang o kaya a week kung gustuhin. So dito tayo sa loob, hindi pa naman siya masyadong ginalaw ng mga daga. Buksan natin itong nozzle niya. At saka sundutin natin ng maliit ng string. Kasi dito sa butas na to may nozzle yan na sobrang liit ng butas. Diyan sa gitna. Minsan kasi nabaral yan. Kaya yun yung dahilan na ayaw lumabas yung apoy. Ito. Ito yung nozzle natin. Pag natakpan kasi yan, maski maliit lang na dumi, wala talagang gas na lumabas dyan. Ang mangyari, walang apoy. Ayaw rin mag-spark. Ayaw mag-sindi. So lahat ito, lahat na to, kailangan lang nyo itong sundutin para malinis yung pinaka-nozzle niya. Kung nasundot nyo naman lahat to, tapos ganun pa rin yung apoy, mahina. Dapat i-check mo din yung mga hose natin, baka naipit. O kaya yung regulator. Minsan kasi nabara yung regulator, yung filter niya. So wala na siyang masyadong gas na mapunta doon sa gas rinse. Kaya mahina yung apoy. Kung lahat naman yung nabanggit ko na check nyo na, tapos ganun pa rin yung apoy, yung problema doon sa nab, mayroon tayong gas valve doon, baka nabara yun. Pero may mga video na ako noon na na-upload. Pwede rin yung hanapin nandoon na yata sa baba. So kailangan lang nyo itong sundutin isa-isa para okay yung apoy. Number one kasi itong dahilan bakit mahina yung apoy. So pagkatapos, ibalik nyo doon itong para sa hangin. Kasi pag hindi nyo nabalik yan, yung apoy naman natin masyadong malakas. Yung parang napuputol na. Kasi wala nang ang control sa hangin eh. So let's check muna kung bago pala ang lahat, hugasan muna natin yung mga head burners kasi masyado na siyang oily. Pag masyado kasing oily yung burners natin, yung cause naman nun, mapula yung apoy. Lalo na pag madumi itong mga head burners natin, oily, madumi, yan, nagpupula yung apoy. So ito yung black cap, dapat linisan to once a week. O mas maganda nga, everyday. Kung sipagin. Kasi nahuhulog yung mga kalawang doon sa nozzle. Yun yung magbabara. So pag kinabit na natin to, pag sindi kung medyo mapula pa, normal lang yun. Tingnan natin kung mapula. Ayan, medyo may mapula-pula pa siya ng konti. So normal lang yan kasi hinugasan natin eh. May mga tubig-tubig pa doon sa mga butas kaya mapula pa siya. Pero pag naunga naman, matagalan, nawawala. Kasi natutuyo na yung tubig eh. So normal lang yun. Pero pag sindi nyo na tuloy-tuloy yung pula, ibig sabihin, madumi pa yung head burners natin. Yun yung cause natin. Ito may mga pula-pula pa siya ng konti. Pero mawala yun pag nauga na yung mga burners natin. So ibalik lang natin to lahat. Kaya tingnan natin kung okay na ba yung ginawa natin. Pero napapansin nyo medyo pula. Pero mawawala din yan. Basta pa kasi yung burners natin eh. So yan, okay na. Ganun lang kadali.